Hello everyone, I'm back with another unboxing or unbagging or reveal. Okay, so this time naman, i-reveal ko sa inyo kung ano laman itong dust bag na to and the brand of this handbag na ipapakita ko sa inyo is Cavalli Class. Ito yung first time ko na magkakaroon ng ganitong brand. Bag na ganito yung brand. Okay, so before naririnig-rinig ko lang tong brand na to, and even before I know that this is an Italian brand, pero hindi pa naman ako that time nagkaka-interest na magkaroon ng ganito until eto nga. Sobrang ganda kasi nung design nito, kaya ako nagustuhan. Very unique and first time kong nagkaroon ng bag na puro prints. So ilalagay ko na lang yung description sa screen, and then ito yung tags. Nakalimutan ko sa loob kanina. Ayan, so in-insert ko na lang. So ayan yung itsura niya. Ang team niya, para siyang jungle. Meron siyang mga wild animals, like ito, meron kulay pink na snake. Meron ding tiger dyan, may cheetah, and then merong mga plants. Ayan. So, ganyan yung team niya. So, color white, and then brown, pink, and then neon green, may sky blue, may blue. Ayan. Ang ganda-ganda nung print niya, and then sa base meron siyang 4 feet, may 4 feet, and then leather siya. Ayan yung kanyang plate na kalagay dyan, Cavalli Class. Ayan, sobrang ganda niya. At saka siya parang pang summer na summer yung dating, ilang months na lang summer na, so bagay na bagay. So ayan, kulay silver yung plate or emblem. And then, ito yung zipper. Maganda yung zipper tab niya kasi mahaba. So, ayan. Very smooth din yung zipper niya. Madaling i-open, madali ding i-close. So, very convenient. Ayan, ganyan. So, tatanggalin ko na yung tissue sa loob. Ayan. Pero itatago ko yan, hindi ko yan itatapon kasi para pag tinago ko tong bag na to, hindi siya ma-deform. So, maganda na tinatabi dapat yung ganyan. So, ayan yung loob. And then, merong pocket. Ayan yung pocket. Zip pocket. And then, itong pocket na to, wala siyang zipper. So, isang malaking, hindi naman super laki, pero ganyan, very roomy siya. Na pwedeng ilagay na lang yung mga, marami siyang makakontain na gamit. Maraming mailalagay na gamit. And then, ito yung strap niya. Meron siyang long strap, ayan, na combination ng metal hardware na kulay silver and leather. So, ito, merong D-ring sa side na to for the strap. And then, sa other side din, meron din siyang D-ring. Ayan. So, ganyan. Ang gagawin ko na lang, babaunin ko na lang lagi yung strap kasi parang mas prefer ko to gamitin na ilalagay lang sa crook ng arm. Ayan. Very, very cute. And I think kailangan ko ng organizer dito. So, ayan siya. Ilalagay lang dito sa crook ng arm. And then, ready to go. Ayan. And, very lightweight tong bag na to. Very, very lightweight siya. And, gusto ko yung pagiging structured niya. Ayan. Very vibrant yung colors. So, ayan, yung size niya
in comparison with the ano never full na PM. So ganyan siya. Yun nga lang, ito mas maluwang. Mas malapad kasi yung base niya. So for sure mas maraming gamit ang mailalagay dito. Yun nga lang, mas maganda kung mayroong organizer sa loob. So, eto, tignan naman natin tong strap. Maganda talaga na mayroong mga long strap kasi may mga time na nakakangawit na ding magbit-bit, diba? So, very convenient kung mayroong strap na ganito yung mga bags. So, ayan. Nung una nga, hindi ko ini-expect na meron palang strap to. Pero, ayan, meron pala. Good thing. So, ayan, yung strap na, yung leather part ng strap, terno siya syempre nung handle nung bag. And then, ganyan siya. Meron siyang metal part. And then, parang merong nakatirintas na leather. So, ayan. Lagi ko na lang dadalhin yan para in case na mangawit yung braso ko, kakabit-bit. So, ilalagay ko na lang yan. Gagamitin ko. So, ayan. Very, very cute. Excited na akong gamitin yan. And, ayan, sandali. Alisin ko na lang muna yung strap sa plastic para mas mapakita ko sa inyo kung anong itsura nitong strap na to. Tsaka ilalagay ko na rin siya. Ayan. So, dito sa D-ring. Yung mga D-ring ng bag, pag hindi yan nilalagyan ng strap, dyan ko nilalagay yung hinuhook yung susi or yung sa mini pochette ko. Ganun yung use ng D-ring sa akin pag hindi ko nilalagay yung pag hindi ko nilalagay yung strap ng bag. So, ayan siya. Very excited na akong gamitin to. Although, hindi ko araw-araw magagamit kasi work from home and then meron days lang na yun, kailangan mag-report in person. So, ayan siya pag mayroong strap. So, ayan siya. Sobrang nagustuhan ko yung prints niya. And gusto ko yung contrast nung black yung ilalim. And then, maraming kulay yung yung upper part ng nung bag. Ayan siya. Structured. Mukha siyang mabigat. Pero, actually, hindi siya mabigat. Sobrang gaan lang niya. Ayan siya. And, ang pinakagusto ko dyan, syempre, marami akong mailalagay. Pero, kailangan nga ng organizer. So, ayan siya. Ang ganda nung print. Para siyang, painting. Ganon. Ganon yung dating niya. Hindi siya yung parang tinatak sa canvas. In person, para siya talagang hand-painted. Kaya, ang ganda-ganda nung color. Kasi, para talaga siyang paint. Hindi siya mukhang pinicturan or mukhang tinatak dun sa canvas. So, this is my first time na magkaroon ng Cavalli class. And, I think, gusto ko tong brand na to. Before kasi wala akong interest na tumingin ng mga bags or wallets dito sa brand ng Cavalli class. Pero, eto ngayon na first time nagkaroon ako ng Cavalli class bag. So, I think talagang maganda. Maganda talaga yung brand na to. And this is an Italian brand. Syempre, alam naman natin na kapag Italian brand, talagang quality. Maganda yung quality ng mga products nila. So, ayun lang yung masasabi ko dito sa
brand ng Cavalli Class, talagang maganda. So, thank you for watching. See you!